picture at habang pinapakinggan natin itong conversation, basahin din yung script at pansinin yung mga salita na ginamit. Koko kara kukou made dou yatte ikimasu ka? Kukou wa densha ga ii desu yo. Hayai desu kara. Sou desu ka. Doumo arigatou gozaimasu. Okay, so itong conversation na to, maintindihan natin, Mina-san, kapag natutunan natin itong pattern natin. Okay, ang pattern natin, Mina-san, place wa, vehicle, vehicle na naman, particle ga i desu. Place wa, vehicle ga i desu. Okay, yung place na ilalagay natin dito, yaan yung lugar kung saan tayo pupunta. Pero hindi siya yung magiging direction natin dito. Pag-uusapan lang natin dito yung lugar na pupuntahan mo. Tapos, siya pag-uusapan natin yung lugar na pupuntahan mo. Yung ilalagay mong sasakyan dito, siya yung sasakyan na ibibigay mo as your recommendation. No? So, may nakikita niyo na ba? Parang sasabihin dito, kung ikaw ay pupunta sa lugar na to, mas mabuting sumakay ka dito. Ayan. So itong pattern na to, Mina-san, ay ginagamit kapag nagbibigay ka ng advice kung ano ba yung pinakamaganda, no, na dapat mong sakyan papunta dun sa lugar na pinag-uusapan. So this pattern is used when saying or when giving an advice on the best mode of transport to use. Ayan. So itong pattern na to, okay, so Mina-san, so continuation ng ating topic number 7. So before tayo pumunta sa ating lessons or sa ating pattern na pag-aaralan, so pakinggan muna natin yung ano, yung conversation na meron dito. So Mina-san, habang pinapakinggan natin ito, basahin niyo yung script sabayan ninyo. Then pansinin natin yung mga bagong ano, yung mga bagong pattern or expression na mababanggit. Okay, hi. So, Mina-san. 埼玉はどんな町ですか? 賑やかな町です。 埼玉に何がありますか? 古い神社があります。 有名な博物館もあります。 そうですか。いいですね。 Okay, isa pa? 埼玉は どんな町ですか? 賑やかな町です。 埼玉に何がありますか? 古い神社があります。 有名な博物館もあります。 そうですか。いいですね。 Okay, hi. So, Mina-san, yung mga bagong expression na mapapansin natin dito. So, ako na maglalagay. So, meron tayo dito yung salita donna-machi. Donna machi. Then sinagot siya kung paano siya sagutin. Nagbigay siya ng adjective tapos noun. Nigiyaka na machi. No? Nigiyaka na machi. Then, ayun. So, ayun lang naman yung ano. Oh, meron pa tayo dito. Yume na hakabutsuka. Yume na hakabutsuka. So, kung mapapansin nyo, Mina-san, isang adjective saka isang noun pinagsasama. No? Isang noun saka isang adjective pinagsasama. So, paano ba yung mga expression na yan? So, mapapag-aralan natin yan dito sa ating topic or sa ating lesson. So, eto Mina-san. So, meron tayo dito yung first pattern na pag-aaralan natin. So, audio check muna ako, Mina-san. Audio check. Okay ba, ma? May unting sounded lang. Okay, hi. Tuloy tayo. Okay, so meron tayo dito, Mina-san. Adjective yung gagamitin natin. Isang i-adjective saka isang na-adjective. So, paano siya gawin? Pinagsasama niya ang isang adjective saka isang noun. So, una, dapat ninyong malaman, meron tayong dalawang adjective. So, yun ang una nyo dapat alamin, ma-identify nyo, which is na-adjective and which is i-adjective. Okay, so kapag sa paggamit po ng i-adjective, simple as
it lang siya, so wala kang idadagdag, tapos noun na po yung kadugtong niya. No? It, tapos noun. Ngayon, pagdating naman po sa na-adjective, isasama mo niyo po yung salitang na. No? So, meron pong na. Okay, so yan po, minasang. So, i-adjective saka na-adjective, pag sinamahan nating noun, so minomodify po nung adjective yung noun. No? Kung anong klaseng noun po ba siya. No? Uurihin natin siya. I-identify natin. I-modify natin. So, ginagamit ito minasang use when talking about the condition or characteristic of a particular thing. Okay. So, ganyan po pag-modify niyan. So, para po natin malaman or para malinawan natin yung pag-modify niyan, paano po siya gawin. So, ganito po. Kapag i-adjective po, yung example natin dito, meron tayo ditong fruides. No? Fruides. Ngayon, yung i-adjective natin para kay fruit, tinagkal natin si des. Then, pinagsama natin si jinja. No? Fruit jinja. So, ganyan po. Ngayon, pag kay na-adjective naman po, meron tayong nigiyaka des. So, tinagkal po yung des, nilagyan naman siya ng na. So, magiging nigiyaka na. No? Nigiyaka na machi. So, ulitin ko po natin para po kay i-adjective as is lang po yung furoy, walang idadagdag. Then, sasamahan natin ng noun. Pagdating po kay na-adjective, tatanggalin mo si des, lalagyan mo ng na. Tapos, lalagyan mo ng noun. So, nigiyaka na machi. Yun po yung example niya. Okay pa? Question po, Minasa. Okay, so tingnan pa natin yung iba pang example dito. No, so, paano ba siya gawin? Ito, linawan natin, Minasan. Halimbawa, meron ako dito ang atsui. Halimbawa, mayroon akong atsui dito. Then, dadagdagan ko siya ng noun. So, example ko dito ay kohi. Ayan. So, magiging, ang mangyayari po niyan is atsui kohi na. Atsui kohi. Ayan. Example pa natin, takay. Tapos, dadagdagan ko ng isang noun. Kunwari is bag or kaban. So, ang mangyayari po niyan is takay kaban. So, ang ibig sabihin po ng atsui kohi is yung kape, minodify niya. Minodify natin yung kape. So, ngayon natin malalaman na yung kape pala ay mainit. So, atsui kohi is mainit na kape. Ganon din naman kay takay kaban. Yung kaban po is bag. Yung takay po is expensive. So, pinagsama po natin siya. Expensive bag. Yan. Mamahaling bag. Okay, tingnan pa natin yung iba pa example. Kunwari is meron tayo dito ng sumitay. So, metay is for cold, malamig. Dadagdagan natin ng ano, juice. No? Ayan, juice. Sumitay, juice. So, ang mangyayari po, sumitay, juice. So, ibig sabihin, malamig na juice. No? So, ganyan po ang paggamit para kay i-adjective. Now, paano naman po gamitin si na-adjective para sa modify? Pag-modify natin. So, meron tayo dito example, kere. Tapos, lalagyan natin ng haha. Or ano, person na lang. Person is dito. So, pag pinagsama po natin yan, ganito naman pong gagawin natin. Ilagay yung na-adjective, tapos lagyan mo ng na sa pagitan. Na? So, kere, na, ito. So, ang ibig sabihin yung kere, maganda, tapos ito, person. So, beautiful person. No? So, ganyan po. Kere na ito. Okay, another example pa natin, Shizuka. So, Shizuka. Shizuka, tapos lalagyan natin ay machi. So, pag pinagsama po natin yung Shizuka plus machi, mangyayari, Shizuka na machi. Okay, Shizuka na machi. So, yung Shizuka is for tahimik, tapos machi is lugar o bayan, town. So, pag pinagsama natin, Shizuka na machi. Okay po tayo? So, ganyan po yung pag-modify natin sa kanila.
Okay? So, paano ba makikilala si e-adjective nga ulit? Makikilala si e-adjective kapag yung words na gagamitin ay natatapos sa hiragana i. And the rest, okay. So, meron din tayo mga special dyan na natatapos sa hiragana i pero belong siya sa na-adjective. So, and the rest, minasam, kapag hindi siya natapos sa hiragana i, so belong na po sila sa adjective. So, yun po yung pagkilala kay i-adjective sa na-adjective. Okay. So, minasam, any question pa ba? Ulitin ko po minasa sa paggamit. Ulitin po natin kung paano mag-modify ng isang noun. Una, dapat mong malaman kung anong grupo or anong uri ng adjective yung gagamitin natin. Now, kapag naihiwalay mo na, so alam mo na ang pag-identify ng i-adjective at na-adjective, kapag i-modify mo naman siya, unahin natin kung paano paggamit ng i-adjective. Kapag i-adjective po, tanggalin yung des, iduktong agad yung noun. Example natin dito, meron tayong furoy, furoy des. So, tinagka lang si des, dinagdag na agad yung noun na jinja. So, anong nangyari? Furoy jinja. Okay? So, ganun lang po. Wala ka pong ipang idadagdag. Ngayon, pag kay na-adjective naman po, meron tayong example dito, nigiya ka des. Nigiya ka des. So, ang gagawin naman po natin para kay na-adjective, remove si des, lagyan mo ng na. Saka mo ay sasama yung noun na gagamitin mo. So example natin dito, nigiya ka des. So magiging nigiya ka na machi. Okay? Nigiya ka na machi. Okay. Now, okay na tayo? So Lai, bigay mo sa akin kung paano sabihin yung nandake. Ano yung bigay mo sa akin? Okay. Okay, so mataas na bundok. Tall mountain. Bigay mo nga sa akin, tall mountain. Takayama. Takayama. Okay. Takayama. Okay. So, takayama. Yung isa yung ano natin, yung na-adjective. Free time. Libreng oras. Paano nga uli? Himana chicken. Yes. Himana chicken. Okay. Nakukuha ba ng iba? Okay. Now, Jess, bigyan mo ako ng isang i-adjective. I-adjective. Akaroy. Akaroy. Okay, akaroy. Okay, maliwanag. Tama, akaroy o magaan? Maliwanag. Maliwanag, okay. Bigay mo sa akin na maliwanag na kwarto. Akaroy heya. Yes, akaroy heya. Ne? Akaroy heya. Now, bigyan mo ako ng isang na-adjective. Wala nga man. Yume. Yume, okay ha, Yume. Okay, bigyan mo ako ng isang ano, sabihin mo sa akin, famous person. Famous person. Yume na. Yume na ito? Yes, Yume na ito. Yume na ito. Okay? So ganyan minasan yung pag-modified gamit ang adjective sa na-adjective. Una, ulitin natin, dapat mong identify kung anong adjective yung gagamitin mo because magkaiba po sila ng conjugation pagdating sa modifying. Okay po tayo? Ay, Minasa, any question ba? Okay, so para malinaw, Minasa, tingnan natin sa example yan. So meron tayo example, so it's either i-adjective plus noun des or verb must ang pwede natin gamitin. So, unahin natin sa i-adjective. So, meron tayo dito, there's an old shrine. So, merong lumang shrine. Okay. So, furoy jinja nga arimas. So, yung ating modified dito, minasang old shrine. So, old shrine is for furoy jinja. Old shrine. Furoy jinja ga arimas. So, ito minasang kapag nabuo nyo na yung modified ninyo, pag nabuo nyo na yung modifying noun natin, yung modified noun natin. So, pwede nyo na siyang gamitin as one word. Pwede nyo na siya magamit as one word. So, itong furoy jinja, kanina dalawa, furoy saka, furoy de saka jinja. So, nung pinagsama nyo, isang salita na po siya. Furoy jinja as lumang shrine, old shrine.
No? So, ginamit natin siya sa sentence. So, merong lumang shrine. There is an old shrine. Furui jinja nga arimasu. Okay? Hi. Tingnan pa natin sa iba pang example. That is my new car. Yan ay aking sasakyan. Anong uri ng sasakyan? Bago. No? So, anong uri ng sasakyan? Minodified mo? Bago. New car. So, i-adjective po yung ginamit natin sa new. So, that's why meron tayong atarashi kuruma. That is my new car. Sore wa aking sak aken watashi no atarashi kuruma desu. Atarashi kuruma desu. Sore wa watashi no atarashi kuruma desu. Okay? So, ayan po. So, ginamit natin si i-adjective. Okay? So, ganyan po yung paggamit ng i-adjective natin. Ano? Now, so, punta tayo kay na-adjective. Sa paggamit po ng na-adjective, dapat meron tayong na inilalagay before noun. So, ang dulo natin, it's either des or verb po. Okay, so, gamitin natin sa example, there's a famous museum in Fujimachi. Okay? Hi. So, ano yung modified noun natin dito? Famous museum. So, ang famous museum po, so, yume. So, si yume po is na-adjective siya, although mukhang i, pero na-mention na natin kanina na special na adjective siya. So, yume na hakubutsukan. Yume na hakubutsukan. So, Fujimachi ni yume na hakubutsukan ga arimasu. Fujimachi ni yume na hakubutsukan ga arimasu. So, gumamit tayo ng verb dito. Okay, so tingnan natin iba pang example. So, Japan is a clean country. Japan is a clean country. Hi. So, ano yung ginamit natin dito? Meron tayong clean country, kere na kuni. Kere na kuni. Okay, so, Nihon wa kere na kuni desu. Nihon wa kere na kuni desu. Okay ba tayo minasan dito sa salitang Nihon kahit siya ay nakakanji? Okay. So, ito minasan. Yung ginamit natin, clean country, malinis na bayan or bansa. Kere is na adjective. So, kere na kuni. Kere na kuni desu. Japan is a clean country. Nihon wa kere na kuni desu. Okay, so meron tayo dito mga adjective tapos dinadagdagan ng noun. So, imamodify lang natin itong bawat ano dito mga noun natin. So, dapat una mong malaman kung paano or kung ano ang adjective na gagamitin natin, i-modify natin sila. No? So, gamit ito mga words na ito. Okay, so minsan, bigyan ko kayo ng aras. Okay, so check natin minasan yung gawa natin. Ano? So, meron tayo dito ang takay biru, biru. So, 1. Takay biru. 2. Takay biru. Okay. Furui eki. 3. Furui eki. Nigiyaka na tori. Ayan. 4. Nigiyaka na tori. So, may yumei na otera. 有名なお寺小さいホテル6綺麗な公園7美味しいレストランおいしいレストランOkay. So ganun lang minasan, no? Tatandaan lang natin sa paggamit nito ang mga adjectives na to modify the noun. Eh, kapag i-adjective, so as is lang po, diretso lang. Pero kapag na-adjective naman po, so lalagyan natin ang na in between. No? Lalagyan natin ang na sa pagitan ng na-adjective at saka noun. Okay? Hi. So meron tayo dito.
Okay. So punta na lang tayo dito, Minasang. Ito na. So para sa mga nag-ahabol, mauulit yung ating pattern dito. Uulitin natin yung mga napag-aralan before. So ganito, Minasang. So pattern natin na gagamitin. So yung noun natin dito is lugar po yung ilalagay. Pagkatapos mo mailagay yung siya na particle ni. Okay. So itong lugar na ito, Minasang, so ang ibig sabihin niya, place of. Place of existence. Kung saan nag-exist yung isang lugar, bagay, no? Kung saan nag-exist yung isang bagay, so particle ni po yung gagamitin natin, no? Kung saan siya nag-exist. Now, yung bagay na nag-exist, no? Noun po siya, so lalagyan po siya ng particle ga, no? Particle ga para kay arimas. So unahin natin, Minasang, yung nag-exist na gagamitin natin ay yung ginamit natin na modify, no? Yung mga lumang simbahan, lumang museum, mataas na building. So di ba pag nabuo na natin yung modified noun na yon, isang salita na po siya, magagamit natin siya as one object or one noun, isang buong salita. So yung mga yun, Minasang, ilalagay po natin dito. No? Ilalagay natin siya dito. Siya yung tutukuyin natin na umiiral doon sa isang lugar. So kapag arimas po yung gagamitin natin, which is affirmative, so particle ga po yung ilalagay natin. Then, kapag naman po negative sentence or negative sentence po, particle wa naman po yung ilalagay natin. Particle ga para kay affirmative, particle wa para kay negative. At kung ikaw naman po ay mag-question or magtatanong, i-inquire mo kung meron bang ganon sa isang lugar, so particle ga lang din po. Kasi ang interrogative question po natin sa ka-affirmative is parehas po sila na particle. Ganon din po dito. So dalawang isang confirmatory question saka isang direct interrogative question. So, bali dalawa po yung magiging tanong natin. No? So, ulitin ko, yung lugar kung saan nag-exist, yung isang bagay, particle ni. Puro place po ito ha, puro lugar. Particle ni. Now, yung nag-exist natin ay itutukuyin mo kung anong uri ba sila. Example natin dito, matandang simbahan, mataas na building, mga bagong restaurant. So yung mga modified noun na napag-aralan natin kanina. So particle ga para kay affirmative, particle wa para kay negative, and particle ga uli para sa interrogatives. Okay, kailan ginagamit itong pattern na to? So this pattern is used when explaining or asking about the things found in a certain place. So ginagamit daw po ito, Minasang, kapag ikaw daw ay nagtatanong kung meron bang ganung bagay sa isang lugar. At yung itinatanong mo ay yung mga modified na yan. No? Okay. So, example natin, Minasang. So, lugar, particle ni, tapos yung noun na minodified natin kanina, particle ga para sa affirmative. So, there's a famous museum in Saitama. So, ang lugar po nag-exist sa Saitama, no? So, ano yung nag-exist? Sikat na museum. Yumei na Hakubutsukan. Yung place natin sa Saitama, Saitama ni Yumei na Hakubutsukan ga arimas. Saitama ni Yumei na Hakubutsukan ga arimas. Okay. Isa pang example natin dito, Minasan, there's a new station in Fujimachi. Okay, saan yung lugar? Sa Fujimachi. So, Fujimachi ni, then ano yung nag-exist natin? So, gumamit naman tayo ng e-adjective. So, bago, new. So, new station is for Atarashi Eki. So, Fujimachi ni Atarashi Eki nga arimas.
Fujimachi ni atarashii eki ga arimasu. Okay, so minasa, so punta naman tayo sa iba pa ano, example. So dito naman, so there aren't busy road in Fujimachi. So gamitin naman natin dito minasa ang isa na negative sentence. Ayan, so there aren't busy road in Fujimachi. So dito minasa sa pagkakataon to negative yung gagamitin natin. So place ni modified particle wa. Particle wa para sa negative sentence, no? So ganun para yung lugar kung saan nag-exist, Fujimachi ni. Fujimachi, particle ni. So busy road, so Isugashi Tori. Busy road is Isugashi Tori. So dahil negative po yung pattern natin or negative yung sentence na ginamit natin, so particle wa po para doon sa object natin na nag-exist or hindi nag-exist. Fujimachi ni Isugashi Tori wa arimasen. Okay, so tingnan pa natin iba pa example. So there's no lively place in my town. There's no lively place in my town. So watashi no machi, yung lugar kung saan ang tinutukoy. So watashi no machi ni. So ano yung object natin? So lively place is nigiyaka na tokoro. So yung lively minasang is na adjective, that's why meron tayong na dito. Particle wa para sa negative sentence. Watashi no machi ni nigiyaka na tokoro wa arimasen. Watashi no machi ni nigiyaka na tokoro wa arimasen. Okay, so next po natin, try naman natin gamitin sa interrogative question, no, sa question. Okay, paano ba siya gamitin sa question? Place ni nani nga arimas ka. Place ni nani ga arimas ka. So ginagamit itong tanong na ito minsan kapag nag-i-inquire ka kung ano ba ang meron sa lugar na 'yan. Kung anong meron sa lugar na 'yan. Hi, what is there in Fujimachi? So yung lugar na tinutukoy natin, Fujimachi pa rin. So nag-i-inquire tayo kung ano meron. Nani ga arimas ka? Fujimachi ni nani ga arimas ka? Okay? So there's a new station. Okay, so example natin dito, there's a new station. So atarashii eki ga arimasu. New station, atarashii eki. So gumamit tayo ng i-adjective. So modified natin, gamit ang i-adjective. So try naman natin gumamit ng na-adjective. There's a famous gallery or there is a famous art gallery. So na-adjective ang ginamit natin dito, famous art gallery. Yume na bijutsu kan. Yume na bijutsu kan ga arimasu. Yume na bijutsu kan ga arimasu. Okay? So now, paano naman kapag wala? Ayan. So meron tayo dito, wala. So there's nothing. Nani mo arimasen. So minsan kapag wala po nag-exist doon sa lugar na tinutukoy, so ang gagamitin po or itong salita na to, nani mo arimasen. Itong salitang ito ang gagamitin natin, minasang ha. Oh, so is ano niyo na lang ito minasang. So i-mindset niyo na or tandaan niyo na yung salitang nani mo arimasen. Walang kahit ano. There's nothing. There is nothing. Okay, so minasang meron akong exercise dito. So example ko dito is okay, so itong exercise na ito minasang is tungkol sa what things are there in your town? Ano ang meron sa mga bagay? Anong meron sa inyong lugar? No? Ang example natin dito, meron tayo station, restaurant, hospital, hotel, bangko. Example natin dito, Fujimachi ni, kunwari ang lugar ko is Fujimachi. No? Fujimachi ni, kireina koen ga arimasu. So sa aking lugar or sa Fujimachi, merong magandang park. Then another example ko, sa aking lugar, Fujimachi ni furuyotera wa arimasen. Okay, so yun yung example. Now, sa inyo minasang gawa kayo sa sarili ninyo, so magbigay kayo ng isang i-adjective, isang na-adjective para kay arimas, at isa din para kay arimasen. Gamit ang modified. So ito na lang noun ang gamitin natin minasang. Gusto ko lang makita kung pwede rin yung extend ninyo. Pwede nyo na rin extend kung ilang noun nyo ang kaya ninyong idagdag maliban dito sa lima na to.
No? Kuha ba? Nakuha? So, tig-isa ng tig-isa i-adjective na adjective para sa arimas. Tig-isang para sa arimasen. No? So, kayo na ang bahala kung anong noun yung gagamitin ninyo. I mean, Sandoso. So, tingnan natin yung ano, yung Oscar Samades para sa mga nag-try din. Pakinggan natin yung example natin dito. Meron tayong example. Atarashii eki ga arimasu. Ookii ginkou ga arimasu. Furui otera wa arimasen. Takai biru wa arimasen. にぎやかな通りはありません. Okay. So, yung mga example na. So, thank you dun sa mga nag-gumawa. Okay, so minasang, so tuloy-tuloy tayo, minasang. So, before tayo mag-proceed uli sa bago nating pattern, any question, minasang? Mayroon ba tayong question doon sa, ano? So, meron ba? Okay tayo? Hi, so proceed tayo, minasang. So, before tayo pumunta doon sa ano na yan, okay? So, diretso na tayo sa ano pala. Okay. Diretso na tayo sa pattern natin. So, pattern natin, minasa, meron tayo ditong noun followed by particle no. Then, meron tayo dito mga position. Mae, ushero, naka, tonari, chikage. So, natatandaan pa ba, minasa, yung ano, nag meron pa akong nilagay na ano, picture bisikleta, yung ano, magbibigay kayo ng pwesto kung saan sila nakapwesto. Natatandaan pa ba yun? Okay, ulitin natin yung pattern na yun. So, minasang meron tayo ditong noun, particle no, then mae, ushiro, naka, tonari. So, lahat ng position, pwede nating ilagay dyan. Na? So, yung noun daw indicates the location. Yung noun to, indicates the location. Noun to, no, ato. So, pag nabuo natin ito, minasang isa na siyang specific location. So, dati, napag-aralan natin sa bahay. Ngayon, kapag ginamit natin ito, pwede mo sabihin loob ng bahay, labas ng bahay, no, etc. So, this pattern is used when asking or when talking about the locations. So, bubuo ka ng location. So, ilalagay mo dito noun, tapos followed by particle, no? Then, yung specific position. Position ng, ito. So, yung noun na ilalagay mo dito, mga bagay na pwede mong lagyan or doktungan ng mga position. So, halimbawa, nilagay mo ay mae, unahan. So, unahan ng, ano? Ushiro, likod. Likuran ng, ano? No? Naka, loob, loob ng, ano, so paatras ang magiging tingin mo dyan.
So, position ng ano, laging ano ang ilalagay natin dito, bagay, no? Noun. Okay ba? Hi. So, kapag nabuo mo yan, minsan magagawa natin, magagamit natin yan as one word uli. Isang buong salita. Okay, so example natin minasang. Okay, so before tayo pala sa, ganito pala yung pagbuo niyan minasang ha. Okay, so noun, one, no, position. So mangyayari, for example, meron tayo dito, ibabaw ng lamesa. Paano ba siya gawin? Ibabaw ng lamesa. So yung noun, one natin, so ilalagay natin siya dito sa left side. Tapos yung followed by particle, no, tapos lalagay natin yung position, lalagay naman natin sa kaliwa. So, top of the table, so become teburu no uwe. No? Ibabaw ng lamesa patras. Ibabaw uwe no teburu. So, ibabaw ng lamesa. So, top of the table is teburu no uwe. Okay, hi. Tingnan pa natin sa iba pang example. Under the chair. Under the chair. So, yung noun na gagamitin natin is upuan. So, ilalagay natin siya dito sa left side. Then, yung position natin, under, so shita, no? Isu no shita desu. Isu no shita desu. Okay, so parang pinagkocross lang sila in between ng particle. No? Okay. Inside the bag. So try nga natin to inside the bag. So paano natin gawin ito? Sa loob ng bag. Sa loob ng bag. Yes, paano ito sa loob ng bag? Kabang no nakate. Kaban no nakates. Kaban no nakates. Okay? So, ganyan po yung paggamit nitong positioning na to, ha? So, noun natin ilalagay dito sa left side. Tapos, yung specific position, ilalagay natin dito sa right side. Now, kapag nabuo mo na to mga to, so, kaban no naka, so, become ano yan? One word. So, magagamit na natin siya as one word, isang buong salita. Kaban no naka. No? So itong kabanon na ka, pwede na natin gamitin as one noun. Okay, so dito na natin siya ilalagay. So ito na siya, so dito mo gagamitin noun no naka. Ito, example natin. Kaban no naka. So yung mga yan, magagamit natin yung mga naano natin. Halimbawa, mae, ibabaw ng lamesa. So teburu no mae. Sa likod ng bahay, uchi no ushiro. Ayan. Tonari, kalapit ng bahay, uchi no tonari. No? Kalapit ng istasyon, eki no chikatsu. So ayan. So basta sa right side yung position natin. Now, kapag nabuo nung muna yung mga yan, pwede mo na siyang gamitin as one noun. At ang pattern natin, so topic natin, particle wa, tapos yung ating position, specific location, followed by particle ni arimas. Ito na, so minasang. Arimas para sa non-living creature and imas naman para sa living creature. Okay? Now, so itong arimas at imas, meron siyang negative expression. Kapag negative expression, minasang, ito po yung pakatatandaan natin, yung particle double po gagamitin. Niwa. No? Niwa. Ulitin ko minasang ha. So, itong nabuo mong modified, siya na yung magiging lugar natin. No? Exact location. Okay? Exact location na po ito. No? Or specific location. Yung exact location natin, particle ni, kapag affirmative, arimas, imas, particle, double particle, niwa, sa negative, arimasen, and imasen. No? Anong noun yung ilalagay natin dito? So, siya yung pinag-uusapan natin topic na supposed to be ay nag-exist. Ayan. No? Supposed to be ay nag-exist yung bagay na yan. Okay? So, yaan yung pag-uusapan natin. Halimbawa, bangko. Ang bangko ay harap ng bahay nasa. So, kapag binuo mo, ang bangko ay nasa likod o nasa harap ng bahay. So, ganyan. No? So, basta yung noun natin dito, siya yung pag-uusapan natin na meron ba
o wala doon sa exact location natin. No? At itong pattern na to, minasang, ay ginagamit used when explaining or asking about the location or something. No? Ginagamit yan kapag ikaw ay nagpapaliwanag or nagtatanong kung nasaan ba ang isang bagay sa exact location. Now, kapag naman ikaw ay magtatanong, so, arimas ka para sa non-living creature and imas ka para sa living creature. At ang particle na gagamitin natin, minasang, ay isa lang po. Particle ni lang po para sa pagtatanong. At yung salitang doko, minasang, so alam naman natin lahat yan, minasang, ang ibig sabihin ng doko is where, saan. No? So, ganun pa rin yung noun natin dito. Yung noun wa natin, siya yung hinahanap nating bagay na pwede mo ding ilagay dito sa taas na particle wa. Okay? Hi. Ngayon, minasang, yung particle wa natin dito, ito or ito, pwede mo rin tanggalin kapag ang pinag-uusapan ninyo ay nagkakaintindihan na kayo. Yung bagay na hinahanap natin, pwede nyo nang tanggalin kapag nagkakaintindihan na kayo sa inyong pag-uusap. Okay? Hi. So, minasang, kopya. Okay. So, tingnan na. Okay. Hi. So, tingnan natin sa example natin, ha? Ito po yung example natin. So, yung object natin, siya yung nag-exist, yung noun natin. Siya yung hinahanap natin na nag-exist followed by particle wa. Tapos yung ilalagay natin dito yung ating exact location. So, Ekino Mae, example, no? Ekino Oshiro, Ekino Naka, Ekino Tonari, Ekino Chikako. So, yun po yung example na ilalagay natin dyan. Followed by particle ni para sa affirmative. Niwa naman para sa negative. Okay? Hi, example natin dito, the bank is the next to the convenience store. Alin yung hinahanap natin dito? Ang hinahanap natin dito ay yung bangko. Siya yung bank, yung siya yung nag-exist, no? Na hinahanap natin. So ibig sabihin siya yung ipa-particle wa natin dito. So ginkgo wa, ano yung lugar? Ano yung lugar na hinahanap natin or ano yung exact location? Next to the convenience store. So, next to the convenience store is Konbini no Tonari. Konbini no Tonari. Now, ang ginamit natin dito ay particle ni because affirmative po yung pattern or affirmative po yung sentence. Okay? Na, example ulit. Another example. The coffee shop is in front of the station. The coffee shop is in front of the station. Okay, ano yung object na hinahanap natin dito yung nag-exist? Yung coffee shop. Kesaten, no? Kesaten. Okay? Siya yung object natin or siya yung noun na nag-exist doon sa isang lugar. Saan siya nag-exist? Saan siya nag-exist? Ano yung exact location natin? Front of the station. Ekinomae. Ekinomae. Particle ni para sa affirmative sentence, no? Ekinomae ni arimasu. So, kesaten wa ekinomae ni arimasu. Yung isa naman, ginkgo wa konbini no tonari ni arimasu. So, dito minasan yung arimasu natin, pwede nating gamitan ng salitang arimasu, no? Para naman sa living creature. Pagsamahin na natin ito. So, arimasu. Imas. Arimasen. Imasen. So, i-block natin siya para... Okay? So, tingnan natin sa iba pang example, Minasa. Meron tayo dito. Hi. I'm inside the coffee shop. Okay, so sakto yung ginawa natin. I'm inside the coffee shop. So, ibaba natin ito konti. Okay. I'm inside the coffee shop. So, ang pinag-uusapan natin dito is ako. So, watashi wa, ano yung exact location? Inside the coffee shop. Kesaten no naka.
kesa te no naka, inside the coffee shop. No? Particle ni para sa affirmative and our verb is imas para sa living creature. No? Watashi wa kesa te ni, kesa te no naka ni imas. Okay. So the dog is under the bed. The dog is under the bed. Yung aso daw nasa ilalim ng higaan. So yung pinag-uusapan natin dito, so dog, no? Ino wa bed do no? So exact location, ilalim ng higaan, bed do no shita. Bed do no shita ni imasu. Ino wa bed do no shita ni imasu. So dati yung pinag-aralan natin, desk lang yung dulo. So ngayon mas specific. So gumamit na tayo ng lugar, no? Gumamit na rin tayo ng verb. So which is yung ating arimas and imas. So person, lagyan din natin dito na animals. Kasi yung living creatures natin ay pwedeng pagsaluhan or pwedeng gamitin yung hayop and tao. Person or animal. Ngayon, Minasang, paano naman gamitin yung negative? So, pag negative, Minasang, so gagamitin mo lang yung double particle. Niwa arimasen or niwa imasen. Halimbawa, I'm not inside. So, wala ako sa loob ng coffee shop. So, gagamitin mo lang. So, niwa imasen. Niwa imasen. So, ganun din naman kay dog. Kung wala si dog sa ilalim ng higaan, no? Inuwa beddo no shita niwa imasen. So, ganyan lang po siya gamitin. Beddo no shita niwa imasen. Sensei? Hi. Ano nga po ulit yung difference ni imasen na negative form kay ja arimasen? Ah, so wala po silang pagkakahalintulad for the first place. Wala po silang pagkakatulad. Yung imas po, ang ibig sabihin ng imas is have. Ah, tapos yung negative form doesn't have ganun. Have. Okay, so yung imas po is have for living creature. No? Okay. So meron din tayong have para sa non-living creature. Okay. Yung tinutukoy nyo naman po na des, no? At saka ja arimasen. Yung des at ja arimasen po, sila naman po yung assertion. Isa siyang judgment, no? Sa sentence. Lahat po ng noun na natatapos sa des, siya yung predicate natin sa sentence. So, wala po silang pagkakaparehas. Okay. Gets. Thank you. Kaya hindi ko rin po masasabi yung pagkakaiba nila. Sensei, ja arimasen at saka ja nai des. Same yes, po ba so yun? Kasi yung predicate. Si ja arimasen at si ja nai des, sila po yung may pagkaparehas. Ja nai des. Okay. Yung pagkakaiba lang nila, si ja nai des is for casual conversation. Casual conversation. While si ja arimasen naman po is formal conversation. Pero sa exam, sensei, usually ano ang gamit? Parehas po, parehas. Kaya lang yung sa exam natin sa JFT, more on conversation yung ma-encounter natin doon. So mas mataas yung percentage na mapapakinggan nyo yung salitang ja nai des. Si ja nai des, ja arimasen ay pare-parehas lang po na no. Or no or not. No or not po sila. Plus noun, no? Not noun, no noun. Yung ja arimasen. At saka ja nai des. So parehas na parehas po sila. Pero yung have natin na arimas at imas,
So kapag naka-arimasen, nothing para sa hub. Sa imasen namin, sa imasen naman, nobody. Yung pa mangyayari. So sa arimasen is nothing. And sa imasen po ay nobody. Tao na po yan. Okay pa? Hi, question pa po. Okay na po tayo. So may nasampunta po tayo dito sa ana. So meron tayo exercise dito. Okay. Hi. So meron tayong exercise dito minsan. According doon sa, based on the picture, okay, ano ang meron doon sa mga lugar na yan? At saan sila naandun? Okay, pangunahan ko na kayo minsan ha. Ito po, makikita ninyo sa picture, train station po yan. Ha, train station. So ito building, maybe hotel, then train station. So may cafe, coffee shop, so may tinidor at kutsilyo. So maybe this is a restaurant and this is a banko and a department store. Ah, medyo awkward lang at hindi ma-identify agad is itong train station. Pangunahan ko na kayo, this is a train station. I mean, asan? Doso? So the instruction is right. Words in the blank. So ito magbabasa po tayo sa picture. Okay, so minasang, so continuation ng ating topic number 7. So before tayo pumunta sa ating lessons or sa ating pattern na pag-aaralan, so pakinggan muna natin yung ano, yung conversation na meron dito. So minasang, habang pinapakinggan natin ito, basahin niyo yung script sabayan ninyo, then pansinin natin yung mga bagong ano, yung mga bagong pattern or expression na mababanggit dito. Okay, hi. So, minasan. Saitama wa donna machi desu ka? Nigiyaka na machi desu. Saitama ni nani ga arimasu ka? Furui jinja ga arimasu. Yumei na hakubutsukan mo arimasu. Sou desu ka. Ii desu ne. Okay, isa pa? Saitama wa donna machi desu ka? Nigiyaka na machi desu. Saitama ni nani ga arimasu ka? Furui jinja ga arimasu. Yumei na hakubutsukan mo arimasu. Sou desu ka. Ii desu ne. Okay, hi. So minasan, yung mga bagong expression na mapapansin natin dito. So ako na maglalagay. So meron tayo dito yung salita donna machi. Na? Donna machi. Then sinagot siya kung paano siya sagutin, nagbigay siya ng adjective tapos noun. Nigiyaka na machi, na? Nigiyaka na machi. Then ayan, so ayun lang naman yung ano. Oh, meron pa tayo dito. Yume na hakabutsuka. Yume na hakabutsuka. So kung mapapansin niyo minsan, isang adjective saka isang noun pinagsasama. Isang noun saka isang adjective pinagsasama. So, paano ba yung mga expression na yan? So, mapapag-aralan natin yan dito sa ating topic or sa ating lesson. So, eto minasang. So, meron tayo dito yung first pattern na pag-aaralan natin. So, audio check muna ako minasang. Audio check. Okay ba ako? May unting grounded lang. Okay, hi. Tuloy tayo. Okay, so meron tayo dito minasang adjective yung gagamitin natin. Isang i-adjective saka isang na-adjective. So, paano siya gawin? Pinagsasama niya ang isang adjective saka isang noun. So, una, dapat ninyong malaman na meron tayong dalawang adjective. So, yun ang una nyo dapat alamin, ma-identify nyo, which is na-adjective and which is i-adjective. Okay, so kapag sa paggamit po ng i-adjective, simple as i lang siya, so wala kang idadagdag, tapos noun na po yung kadugtong niya. I, tapos noun. Ngayon, pagdating naman po sa na-adjective, isasama mo nyo po yung salitang na. No? So, meron pong na. Okay. So, yan po, minasang. So, i-adjective saka na-adjective, pag sinamahan nating noun,
So, minomodify po ng adjective yung noun. No? Kung anong klaseng noun po ba siya. No? Uurihin natin siya. Identify natin. Mo-modify natin. So, ginagamit ito minasang use when talking about the condition or characteristic of a particular thing. So, modify niyan. So, para po natin malaman or para malinawan natin yung pag-modify niyan, paano po siya gawin. So, ganito po. Kapag i-adjective po, yung example natin dito, meron tayo itong fruides. No? Fruides. Ngayon, yung i-adjective natin para kay fruy, tinagkal natin si des. Then, pinagsama natin si jinja. No? Fruy, jinja. Fruy, jinja. So, ganyan po. Ngayon, pag kay na-adjective naman po, meron tayong nigiyaka, des. So, tinagkal po yung des, nilagyan naman siya ng na. So, magiging nigiyaka na. No? Nigiyaka na machi. So, ulitin ko po natin para po kay i-adjective as is lang po yung furoy, walang idadagdag. Then, sasamahan natin ng noun. Pagdating po kay na-adjective, tatanggalin mo si des, lalagyan mo ng na. Tapos, lalagyan mo ng noun. So, nigiyaka na machi. Yun po yung example niya. Okay pa? Question po, Minasa. Okay, so tingnan pa natin yung iba pang example dito. No, so, paano ba siya gawin? Ito, linawan natin, Minasa. Halimbawa, meron ako dito ang atsui. Halimbawa, mayroon akong atsay dito. Then, dadagdagan ko siya na noun. So, example ko dito ay kohi. Ayan. So, magiging, ang mangyayari po niyan is atsay kohi lang. Atsay kohi. Ayan. Example pa natin, takay. Tapos, dadagdagan ko ng isang noun. Kunwari is bag or kaban. So, ang mangyayari po niyan is takay kaban. So, ang ibig sabihin po ng atsui kohi is yung kape, minodify niya. Minodify natin yung kape. So, ngayon natin malalaman na yung kape pala ay mainit. So, atsui kohi is mainit na kape. Ganon din naman kay takay kaban. Yung kaban po is bag. Yung takay po is expensive. So, pinagsama po natin siya. Expensive bag. Yan. Mamahaling bag. Okay, tingnan pa natin yung iba pa example. Kunwari is meron tayo dito sumitay. So, metay is for cold, malamig. Dadagdagan natin ng ano, juice. No? Ayan, juice. Sumitay, juice. So, ang mangyayari po, sumitay, juice. So, ibig sabihin, malamig na juice. No? So, ganyan po ang paggamit para kay i-adjective. Now, paano naman po gamitin si na-adjective para sa modify? Pag-modify natin. So, meron tayo dito example, kere. Tapos, lalagyan natin ng haha. Or ano, person na lang. Person is dito. So, pag pinagsama po natin yan, ganito naman pong gagawin natin. Ilagay yung na-adjective, tapos lagyan mo ng na sa pagitan. Ha? So, kere, na, so, ang ibig sabihin yung kere, maganda, tapos ito, person. So, beautiful person. No? So, ganyan po. Kere na ito. Okay, another example pa natin, Shizuka. So, Shizuka. Shizuka, tapos lalagyan natin ay machi. So, pag pinagsama po natin yung Shizuka plus machi, mangyayari, Shizuka na machi. Okay, Shizuka na machi. So, yung Shizuka is for tahimik, tapos machi is lugar o bayan, town. So, pag pinagsama natin, Shizuka na machi. Okay po tayo? So, ganyan po yung pag-modify natin sa kanila. Okay? So, paano ba makikilala si i-adjective nga ulit? Makikilala si i-adjective kapag yung words na gagamitin ay natatapos sa hiragana i. And the rest, okay. So, meron din tayo mga special yan na natatapos sa hiragana i, pero belong siya sa na-adjective.
So, endares minasam, kapag hindi siya natapos sa hiragana, i, so bilong na po sila sa adjective. So, yun po yung pagkilala kay i-adjective sa ka na adjective. Okay, so minasam, any question pa ba? Ulitin ko po minasam sa paggamit, ulitin po natin kung paano mag-modify ng isang noun. Una, dapat mong malaman kung anong grupo or anong uri ng adjective yung gagamitin natin. Now, kapag naihiwalay mo na, so alam mo na ang pag-identify ng i-adjective at na-adjective, kapag i-modify mo naman siya, unahin natin kung paano paggamit ng i-adjective. Kapag i-adjective po, tanggalin yung des, iduktong agad yung noun. Example natin dito, meron tayong furoy, furoy des. So, tinagka lang si des, dinagdag na agad yung noun na jinja. So, anong nangyari? Furoy jinja. Okay? So, ganun lang po. Wala ka pong ibang idadagdag. Ngayon, pag kay na-adjective naman po, meron tayong example dito, nigiyaka des. Nigiyaka des. So, ang gagawin naman po natin para kay na-adjective, remove si des, lagyan mo ng na. Saka mo ay sasama yung noun na gagamitin mo. So, example natin dito, nigiyaka des. So, magiging nigiyaka na machi. Okay? Nigiyaka na machi. Okay. Now, okay na tayo? So, Lai, bigay mo sa akin kung paano sabihin yung nandake. Ano yung binigay mo sa akin? Okay. Okay, so, mataas na bundok. Tall mountain. Bigay mo nga sa akin, tall mountain. Takayama. Okay. Takayama. Okay. So, takayama. Yung isa yung ano natin, yung na-adjective. Free time. Libreng oras. Paano nga uli? Himanajikan. Yes. Himanajikan. Okay. Nakukuha ba ng iba? Okay. Now, Jess, bigyan mo ako ng isang i-adjective. I-adjective. Akaroy. Akaroy. Okay. Akaroy. Okay, maliwanag. Tama, akaroy o magaan? Maliwanag. Maliwanag, okay. Bigay mo sa akin na maliwanag na kwarto. Akaroy heya. Yes, akaroy heya. Ne? Akaroy heya. Now, bigyan mo ako ng isang na-adjective. Wala nga. Yume. Okay, ha, Yume. Okay, bigyan mo ka ng isang ano, sabihin mo sa akin, famous person. Famous person. Yume na. Yume na ito? Yes, Yume na ito. Yume na ito. Okay? So ganyan minasan yung pag-modified gamit ang adjective sa kana adjective. Una, ulitin natin, dapat mong identify kung anong adjective yung gagamitin mo. Because magkaiba po sila ng conjugation pagdating sa modifying. Okay po tayo? Hi, Minasa, any question ba? Okay, so para malinaw, Minasa, tingnan natin sa example yan. So meron tayo example, so it's either i-adjective plus noun des or verb mas ang pwede natin gamitin. So unahin natin sa i-adjective. So meron tayo dito, there's an old shrine. So merong lumang shrine. Okay. So, furoy jinja nga arimas. So, yung ating modified dito, minasang, old shrine. So, old shrine is for furoy jinja. Old shrine. Furoy jinja ga arimas. So, ito minasang, kapag nabuo nyo na yung modified ninyo, pag nabuo nyo na yung modifying noun natin, yung modified noun natin, so, pwede nyo na siyang gamitin as one word. Pwede nyo na siya magamit as one word. So, itong furoy jinja, kanina dalawa, furoy de saka jinja. So, nung pinagsama nyo, isang salita na po siya. Furoy jinja as lumang shrine, old shrine. No? So, ginamit natin siya sa sentence. So, merong lumang shrine. There is an old shrine, furoy jinja nga arimas. Okay, hi. Tingnan pa natin sa iba pang example. That is my new car. Yan ay aking sasakyan. Anong uri ng sasakyan? Bago. No? So, anong uri ng sasakyan? Minodified mo?
bago. New car. So, i-adjective po yung ginamit natin sa new. So, that's why meron tayo atarashi kuruma. That is my new car. Sorewa. Aking sak akin, watashi no atarashi kuruma desu. Atarashi kuruma desu. Sorewa. Watashi no atarashi kuruma desu. Okay? So, ayan po. So, ginamit natin si i-adjective. Okay? So, ganyan po yung paggamit ng na-i-adjective natin. Now, so, punta tayo kay na-adjective. Sa paggamit po ng na-adjective, dapat meron tayong na inilalagay before noun. So, ang dulo natin, it's either des or verb po. Okay? So, gamitin natin sa example, there's a famous museum in Fujimachi. Okay? Hi. So, ano yung modified noun natin dito? Famous museum. So, ang famous museum po, so, Yume. So, si Yume po is na-adjective siya, although mukhang i, pero na-mention na natin kanina na special na-adjective siya. So, Yume na Hakubutsuka. Yume na Hakubutsuka. So, Fujimachi ni Yume na Hakubutsuka ga arimasu. Fujimachi ni Yume na Hakubutsuka ga arimasu. So, gumamit tayo ng verb dito. Okay, so tingnan natin iba pa example. So, Japan is a clean country. Japan is a clean country. Hi. So, ano yung ginamit natin dito? Meron tayong clean country, kere na kuni. Kere na kuni. Okay, so, Nihon wa kere na kuni desu. Nihon wa kere na kuni desu. Okay ba tayo minasan dito sa salitang Nihon kahit siya ay nakakanji? Okay. So ito minasan, yung ginamit natin yung clean country, malinis na bayan or bansa. Kere is na adjective. So kere na kuni. Kere na kuni desu. Japan is a clean country. Nihon wa kere na kuni desu. Okay, so meron tayo dito mga adjective tapos dinadagdagan ng noun. So, i-modify lang natin itong bawat ano dito, mga noun natin. So, dapat una mong malaman kung paano or kung ano ang adjective na gagamitin natin. I-modify natin sila. No? So, gamit ito mga words na ito. Okay, so minsan, bigyan ko kayo ng aras. Okay, so check natin minasan yung gawa natin. Ha? So, meron tayo dito ang takay biru, biru. So, 1. Takay biru. 2. Takay biru. Okay? Kuroi bai. Hai, kuroi eki. Nigiyaka na tori. Ayan, so, nigiyaka na tori. So, may yumei na otera. So, ganun lang minasan, tatandaan lang natin sa paggamit nito ang mga adjectives na ito to modify a noun. Eh, kapag i-adjective, so as is lang po, diretso lang. Pero kapag na-adjective naman po, so lalagyan natin ang na in between. Ah, lalagyan natin ang na sa pagitan ng na-adjective at saka noun. Okay? Hi. So, meron tayo dito. Okay. So, punta na lang tayo dito, Minasang. Ito na. So, para sa mga nag-ahabol, mauulit yung ating pattern dito. Uulitin natin yung mga napag-aralan before. So, ganito, Minasang. So, pattern natin na gagamitin. So, yung
noun natin dito is lugar po yung ilalagay. Pagkatapos mo mailagay yung lugar, lalagyan mo siya ng particle ni. Okay. So itong lugar na ito minasang, so ang ibig sabihin niya, place of place of existence. Kung saan nag-exist yung isang lugar, bagay, no? Kung saan nag-exist yung isang bagay, so particle ni po yung gagamitin natin. No? Kung saan siya nag-exist. Now, yung bagay na nag-exist, no? Noun po siya, so lalagyan po siya ng particle ga. No? Particle ga para kay Arimas. So, unahin natin minasang yung nag-e-exist na gagamitin natin ay yung ginamit natin na modify, no? Yung mga lumang simbahan, lumang museum, mataas na building. So, di ba, pag nabuo na natin yung modified noun na yon, isang salita na po siya, magagamit natin siya as one object or one noun, isang buong salita. So, yung mga yun, minasang, ilalagay po natin dito. No? Ilalagay natin siya dito. Siya yung tutukuyin natin na umiiral doon sa isang lugar. So, kapag arimas po yung gagamitin natin, which is affirmative, so, particle ga po yung ilalagay natin. Then, kapag naman po negative sentence or negative sentence po, particle wa naman po yung ilalagay natin. Particle ga para kay affirmative, particle wa para kay negative. At kung ikaw naman po ay mag-quick question or magtatanong, i-inquire mo kung meron bang ganon sa isang lugar, so particle ga lang din po. Kasi ang interrogative question po natin sa ka-affirmative is parehas po sila na particle. Ganon din po dito. So dalawang isang confirmatory question saka isang direct interrogative question. So, bali dalawa po yung magiging tanong natin. No? So, ulitin ko, yung lugar kung saan nag-e-exist, yung isang bagay, particle ni. Puro place po ito ha, puro lugar. Particle ni. Now, yung nag-e-exist natin ay itutukuyin mo kung anong uri ba sila. Example natin dito, matandang simbahan, mataas na building, mga bagong restaurant. So, yung mga modified noun na napag-aralan natin kanina. So, particle ga para kay affirmative, particle wa para kay negative, and particle ga uli para sa interrogatives. Okay, kailan ginagamit itong pattern na to? So, this pattern is used when explaining or asking about the things found in a certain place. So, ginagamit na po ito, Minasa, kapag ikaw daw ay nagtatanong kung meron bang ganung bagay sa isang lugar. At yung itinatanong mo ay yung mga modified na yan. No? Okay. So, example natin, Minasa. So, lugar, particle ni, tapos yung noun na minodified natin kanina, particle ga para sa affirmative. So, there's a famous museum in Saitama. So, ang lugar po nag-e-exist sa Saitama. No? So, ano yung nag-e-exist? Sikat na museum. Yumei na Hakubutsukan. Yung place natin sa Saitama, Saitama ni Yumei na Hakubutsukan ga arimasu. Saitama ni Yumei na Hakubutsukan ga arimasu. Okay. Isa pang example natin dito, Minasan, there's a new station in Fujimachi. Okay, saan yung lugar? Sa Fujimachi. So, Fujimachi ni, then ano yung nag-exist natin? So, gumamit naman tayo ng e-adjective. So, bago, new. So, new station is for Atarashi Eki. So, Fujimachi ni Atarashi Eki ga arimasu. Fujimachi ni Atarashi Eki ga arimasu. Okay, so minasa, so punta naman tayo sa iba pa example.
So dito naman, so there aren't busy road and Fujimachi. So gamitin naman natin dito minasang isa na negative sentence. Ayan, so there aren't busy road in Fujimachi. So dito minasang sa pagkakataon to negative yung gagamitin natin. So place ni modified particle wa. Particle wa para sa negative sentence. No? So ganun para yung lugar kung saan nag-exist Fujimachi ni. Fujimachi particle ni. So busy road, so Isugashi Tori. Busy road is Isugashi Tori. So dahil negative po yung pattern natin or negative yung sentence na ginamit natin, so particle wa po para doon sa object natin na nag-exist or hindi nag-exist. No? Fujimachi ni Isugashi Tori wa arimasen. Okay, so tingnan pa natin iba pa example. So there's no lively place in my town. There's no lively place in my town. So watashi no machi, yung lugar kung saan ang tinutukoy. So watashi no machi ni. So ano yung object natin? So lively place is nigiyaka na tokoro. So yung lively minasang is na adjective, that's why meron tayong na dito. Particle wa para sa negative sentence. Watashi no machi ni nigiyaka na tokoro wa arimasen. Watashi no machi ni nigiyaka na tokoro wa arimasen. Okay, so next po natin, try naman natin gamitin sa interrogative question, no, sa question. Okay, paano ba siya gamitin sa question? Place ni nani nga arimas ka? Place ni nani ga arimas ka? So ginagamit itong tanong na ito minsan kapag nag-i-inquire ka kung ano ba ang meron sa lugar na 'yan. Kung anong meron sa lugar na yan. Hi, what is there in Fujimachi? So yung lugar na tinutukoy natin, Fujimachi pa rin. So nag-inquire tayo kung anong meron. Nanigari mas ka? Fujimachi ni nanigari mas ka? Okay? So, there's a new station. Okay, so example natin dito, there's a new station. So atarashi eki garimas. New station, atarashi eki. So gumamit tayo ng i-adjective. So modified natin, gamit ang i-adjective. So try naman natin gumamit ng na-adjective. There's a famous gallery or there is a famous art gallery. So na-adjective ang ginamit natin dito, famous art gallery. Yumei na bijutsukan. Yumei na bijutsukan ga arimasu. Yumei na bijutsukan ga arimasu. Okay? So now, paano naman kapag wala? Ayan. So, meron tayo dito. Wala. So, there's nothing. Nani mo arimasen. So, minsan kapag wala po nag-exist doon sa lugar na tinutukoy, so, ang gagamitin po or itong salita na to, nani mo arimasen. Itong salitang ito ang gagamitin natin. Minsan ha? Oh, so, ano nyo na lang ito minsan? So, i-mindset nyo na or tandaan nyo na yung salitang nani mo arimasen. Walang kahit ano. There's nothing. There is nothing. Okay, so minsan meron akong exercise dito. So example ko dito is okay, so itong exercise na to minsan is tungkol sa what things are there in your town? Ano ang meron sa mga bagay? Anong meron sa inyong lugar? Ang example natin dito, meron tayo station, restaurant, hospital, hotel, bangko. Example natin dito, Fujimachi ni, kunwari ang lugar ko is Fujimachi. No? Fujimachi ni, kirena koen ga arimasu. So sa aking lugar or sa Fujimachi, merong magandang park. Then another example ko, sa aking lugar, Fujimachi ni, furuyotera wa arimasen. Okay, so yun yung example. Now, sa inyo minsan gawa kayo sa sarili ninyo. So magbigay kayo ng isang i-adjective, isang na-adjective para kay arimas at tig-isa din para kay arimasen. Gamit ang modified. So ito na lang noun ang gamitin natin minsan. Gusto ko lang makita kung pa pwede rin niya na extend niya. Pwede niya na rin extend kung ilang noun 'yung kaya ninyong idagdag maliban dito sa lima na 'to. No? Kuha ba? Nakuha. So, tig-isa i-adjective na adjective
para sa arimas, yung isang para sa arimasen. No? So, kayo na ang bahala kung anong noun yung gagamitin ninyo. I mean, sandoso.